Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang katotohang tao ni Jesucristo ang anak mo, papundaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sama, sana, at sa Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Christmas Day is coming soon. Close your eyes. May your dreams fly you high over the December moon. To sail among stars until you wake up to the day you've waited for. Christmas Day is coming soon. Kapanali, it's Advent season. 20 days before Christmas. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang 16 ng umaga, araw ng Huwebes, 5 sa buwan ng Disyembre taong 2024. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay ninyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito.
mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na, gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Webes ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Jerome Jeronimo O.P. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, buong kakumbabaan po nating aminin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa Diyos sa ating kapwa-tao. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon, magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupuyhan. Ito yaong pintong pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuy, ikaw o Poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako at pinagtatagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin.
kami ay iligtas, tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain magmula sa templo mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang Poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Hanapin ng Poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lang mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong taong 2024 ay hindi po biro ang dinanas ng ating bansa mula sa mga sunod-sunod na mga kalamidad. Makikita po natin na halos buong Pilipinas ay nakaranas ng malalakas na bagyo, mga paglindol, sabog ng bulkan, etc. etc. At itong mga ganitong kalamidad, dikit lalo ang bagyo, ang mga baha, ito po ay sumubok. Hindi lamang po sa katatagan natin bilang mga Pilipino, kundi una-una tigit sa lahat, nasubukan, sabi nga nila, na fact-check ang mga infrastructure na itinatag ng ating mga ng ating pamahalaan tulad ng flood control at iba pa. Makikita po natin dito na marami ang nawasak. Marami ang nasira. Bakit? Sapagkat ang pagkakatayo ng mga ito ay hindi matibay. Marami po sa mga flood control at mga infrastructure na ito ay wala nga malaman lang ang bato o sumusuportang matitibay na mga materyales. Kaya nga, marami ang higit na nasalanta. Hindi ginamitan ng matitibay na mga materyales. Kaya mas marami ang mga kababayan nating nasaktan, nawalan ng tahanan, ang iba pa ngayon namatay. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo, malinaw ang comparison na ginamit ng ating Panginoon. Gayun din sa ating buhay, hindi lamang ho sa pagtatayo ng mga materyales, dapat nasa sandig, o naka sandig o nakatayo sa matitibay na pundasyon tulad ng isang bato. Gayun din po ang ating mga desisyon sa buhay. Kung ang ating pong mga desisyon ay nakaugat o nakatayo sa mga values na hindi naman ipinangangaral ng ating Panginoon. Kung ang ating mga desisyon sa buhay o nagpapaikot ng ating buhay ay tanging ang kayamanan, kasikatan,
kapangyarihan ay siguro hanggang ngayon ay para tayong mga taong hangal na nagtatayo ng ating buhay sa buhanginan. Alam niyo naman ang buhangin, hindi ba? Katulad sa mga beaches, sa mga dalampasigan na naggagawa ng mga magagandang mga structure. Oo, tama, makakagawa ka ng mga magagandang malikhaing bagay mula sa buhangin. Subalit, isang ihip lamang ng hangin, isang dampi lamang ng agos, ito ay masisira at masisira rin. Pinananawagan tayo ng Panginoon, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na ang ating mga desisyon sa buhay ay dapat nasasalig sa mas matibay na pundasyon, sa bato. At ano yun? Sa ating buhay, mga Kristiyano, ang batong dapat na ating sinasaligan ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Sabi nga sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, guguho ang lahat ng bagay, subalit ang aking mga salita will never pass away. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay ang buhay. At dito dapat umiikot, dito dapat nakaugat ang anumang ating desisyon sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung mga relasyon na nakasandig sa salita ng Diyos, yan ay tumatagal. Ang bokasyon ng mga magulang, ng mga pari, ng mga madre na nakatayo, na naninindigan sa salita ng Diyos, yan ay tumatagal. No? Ang mga taong may mga karamdaman, ang mga taong may pinagdadaanan, na nananatiling nakatayo at naninindigan sa salita ng Diyos, sa halip na mawalan ng pag-asa, sila ay nagiging inspirasyon para sa marami. Kaya nga mga kapatid, ngayong ating inihahanda ang ating mga sarili sa pagdating ng Pasko, sa pagdating ng Panginoon, saan ba tayo nakatayo? Ang ating bang isip at puso ay puno lamang ng buhangin? O ang ating isip at puso ay nakasandig sa salita ng Diyos, sa values ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos? Saan tayo nakatayo? Ano ba ang ating pinaninindigan? Ang panawagan sa atin, hindi maging matigas ang ulo at matigas ang puso, kung hindi ang manindigan sa pinakapundasyon ng ating buhay, ang batong pundasyon, salita ng Diyos. Huwag lamang natin itong pakinggan, isa buhay din natin. Nang sa gayon, anuman ang dumating sa ating buhay ng mga pagsubok, mananatiling matibay ang ating pananampalataya, mananatiling matibay ang ating pag-asa. Amen. Bunga ng pagtitiwalang pinagkakaloob ng Diyos Ama, ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampan ng tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, huling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niyang kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro, ni Santo Domingo de Guzman, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggaan. Tagubili na nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, sama-sama po tayong dumulog sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon na way laging sumayin niyo. At sumayo rin. Ibigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero.
sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria, Mahal na Birhen ng Imakulada Konsepsyon, Inang Kaibig-ibig, pinasasalamatan ka namin sa biyayang ipinagkaloob sa amin ng Ama sa pamamagitan mo. Ipagpatuloy mo sana ang iyong paglingap sa aming buhay nang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan sa bawat isa at ang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa aming pagdulog sa iyo, akayin mo kami patungo sa iyong anak nang lumalim ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa gitna ng kadilimang dulot ng kasalanan. Pakundangan sa kalinis-linisang paglilihi sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Imakulada Konsepsyon, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po. Magmula po noong November 30, araw ng Sabado, sinimula na po natin ang nobenaryo para sa nalalapit na dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria or Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, ang pangunahing patrona ng Pilipinas sa darating na December 9, araw ng Lunes. Himpaman, inaanyayahan po namin kayo na magsimba sa ating Veritas Chapel at maging Veritas Eucharistic Advocate para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, paarawan, kagalingan, special intention sa kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, Local 129-131-137. O kaya naman ay mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose or si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat mga kapanalig na nakiisa sa banal na pagdiriwang ng Eucharistiyang ito, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagsuporta sa ating himpilan. Sitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo tayong sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Matatanaw ng bulan ang
kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwi na. Salamat at papuri, awit ng luwalhati. Maraming salamat po kay Reverend Father Jerome Jeronimo OP sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga Eucharistic Advocate. Sina Tita Nova and Family, Besling College of the Philippines, Marilyn Alarile and Family, General Iluminado and Maria Elena Aragon and Family, Rogelio Caliliusigo and Family, Rustica Mercado and Family, Rogelio Mercado and Family, Rodolfo Mercado and Family, Turla Valbuena Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuazon Jr., Adelina Alibarbar and Family, Adrian, Carol Kate and Bea Castaño, Alexis Vito and Family, Alfredo Mengolio and Family, Andrea and Family, Annie Rachel Embuscado and Family, Annabella Jose Bora Jr. and Family, Antonio Nascencia Turla Between, Antia Jean Rosales, Anton Miguel Rosales, Arcelin Renato Pangan, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael and Mr. Demetrio Ledesma, Beatrice Limhap, Bernardo Nestelita sa Horda and Family, Capistrano Garcia Family, Carmelita Villanueva, Carolina Martin Inares and Family, Cecil Gico Bautista, Celerina Lafrades and Family, Concepcion Manalang Corazon del Valle and Family, Cristina Carmen Garden Family, Cristina Ortiz Rosales, Supungco Family, Doc Melin Renato del Fierro and Family, Dolores Paredes, Dr. Mar Dolores and Mark Mangona, Doctora Melitza Campos Cruz and Family, Elizabeth David, Erlinda Bernardo, Elizabeth Montaniel and Family, Edgar and Eliana Cruz, Estelita Reyes and Family, Alicia Martin, Elizabeth David and Family, Elernie Siringa Nacorda, Eric Ortiz, Erlinda Mangiat, Erlinda Ongkiko and Family, Fema Dokdok and Telma Mangiliman, Philomena Ortiz, Flor Delisa Fernandez Nicolas and Family, Florencia Ibay Manuel, Florian De Los Santos Pulache and Family, Francisco and Evangeline Afable and Family, Frances Lim, Frank and Letty Magboo and Family, Hilario and Elaine Chan and Family, Hison's Catering, Isabel Tananzado and Family, Isagani Tan and Family, Indon Family, Yahim Jimenez and Family, Jelin De La Cuesta and Family, Jocelyn Gonzalez, Josefina Lopez Montano and Family, Jocelyn Edwin Pentecase and Family, Judge and Mrs. Noli C. Diaz, June Valbuena Photography, Catherine Campbell and Family, Krishna Mangiat, Leonor Dalisay, Leverly Tanchua and Family, Light of Love Events Place, Lilibet Bagis and Family, Luisito and Alma Kiambao and Family, Magdalena Susana Ventura and Family, Malin Catherine Mangiat, Marcela Carlo Digna, Francisco Reyes and Family, Matthews Victor and Alexander Theodore Ebel Cruz,
Maria Cristina De Vera, Maria Carla Mangiat, Maria Karina Hollandes, Maribel Ebel Cruz and Family, Maria Magdalena Jacinto and Family, Maria Rosario Manarang Family, Maynard Mangiat, Melissa Ortiz, Melvin and Elena Tindido and Family, Michael Talient, Mon and Ranella Alba and Family, Mr. and Mrs. Aaron Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Eduardo and Maria Lourdes Sicat and Family, Mr. Edgardo and Nona Serbo and Family, Mr. and Mrs. Eduardo and Maria Lourdes Sicat and Family, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and Family, Mrs. Tessiting and Calvin Jasmine Jessiting San Diego and Family, Myra Lorenzo and Family, Nathaniel Pascual and Family, Norma Cabrobes and Family, Oasis Manila Events Place, Paolo and Isa Santos and Family, Projun Torla and Family, Queen Rios and Family, Ramon Chua, Raul Ortiz, Raul and Imelda Pagdanganan and Family, Ricarte and Rina Idago and Family, Rosales Family, Wilhelmina Jacinto, Sitio Elena Events Place, Sister Linda, Sol Bulong Acuña and Family, and 1 Ounce Trading. Sonny Go and Family, Susan Cadiz and Family, Taperla Family and LRT Decor Products, Teddy and Castillo and Family, Teresita Perez and Family, Virginia Avila Samonte, Zenaida Pascual, Teresita Perez and Family, Zeni Canas and Family, Zoe Marie Pascual and Family, Pobadilian Burgos Family, Eli Ledesma and Family, Art and Divine, Baldinaro, Larry Evelyn Andan and Family, Nancy Rose Melo, Degorasyon, Rosanilia Gaturian and Brigida Hope, Rolo ni Evelyn Capco Cabangon, Angel Carmen Citan, Dorothy Tonko, Bayani Nora Ramos and Family, Attorney Santiago Hernandez, Glenda Cruz, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Chari Santos Lapas, Elizabeth Ignacio Layog and Family, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Lola Cecilia Puno and Family, Evangeline Marisales and Family, Leonor Tabeta, Pedro Tabeta Jr., Ludi Gumila, Alex Anthony Madrid and Family, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Kamangon, Borlongan, Oseño Bautista and Carpio Family, Carmelita Howe and Family, Carmelita Millet Vergara Ocampo and Family, Christine Agnes Dumlao and Family, Carmen Pandillo, Virgilio Bernardo, Susan Leonardo Pandillo, and Bernardo Katigbak, Concepcion Morales, Corzon Ramos and Family, Oscar and Christy Francisco and Family, Christine Ann Beaumont, Telen de Isma, Dr. Lolita Fandilan and Family, Edita and Vicente and Family, Amelita de Jesus, Engineer Renato and Solid de Guzman and Family, Erminda Nalangan and Family, Erlinda Mejia and Family, Faye Isaac, Ferdy Cora and Eman Fernando and Family, Francisco School of Makati, Lenita and Glacio Rocio, New Heights Marketing and Sale Corporation, Hope Bayani and Jade Tan, Irene Cruz and Fenina San Jose, Jessie and Lola and Chopoco and Family, Leo and Marian Paranpan and Family, Leonardo and Merita Rivera, Lourdes Yoro Gibbon Family, Maria Anita Rishon, Monica Peralta, Marcelina Cien Family, Mary Heidi Chusi and Susan Katakutan, Marina Salin Family, Maureen Rose and Patricia Valera and Family, Mayette Del Rosario and Army Sources Incorporated and Family, Mercedes Lee Ramos and Family, Moses and Angelita Morales, Ms. Desing Chakkel and Family, Mr. Alfonso Sepetran, Rafaela Magpantay and Family, Ramon and Loretta Villanueva, Rodora de la Pastores and Family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Valimento, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolia Clabea, Tayon Chemicals and Services Incorporated, Victor and Minang Morales, Grace Asuncion Ojeda, Norma Henonangan, Marina Vigonte, Elisa Chua Chu, Carmen Cruz, Josephine Salangsang and Family, Glenda Umali Garcia and Family, Christine Trasona, Juliet Enriquez and Family, Anselmo Morales Jr., Marina and Carmen Donato, Walati de la Cruz and Family, Maricon Santos, Mayat Vidal and Family, Asineta Family, Agnes Apostol and Family, Enriquez Lozendo Aguilar and Melesion Family, Connie Roferos and Family, Attorney Earl James Saludo, Bonnie Urbon Manaog, Amor Burgos and Family, Mabel de la Peña, Corazon Colipano, Trinidad Castro, Mr. and Mrs. Charlie Garces, Imelda Cua, Grace Cuadro, Galiluyo Family, Emelinda Baisa and Family, Estela Boquel and Family, Remedio Senyar, Lolita Raquel, Maria Rosario Antonio, Milan Risa Magdamit and Family, Lucy Putong, Miguel Alcantara, Abilin Bartolome and Family, Silvina Mangulabnan and Family, Rose Marisales and Family, Doctora Lucila Ortiz, Banza and Family, Delphine III, Gloria Viola and Family, Silvia de Guzman, Concepcion Alamin Reyes, AA Alarila Construction Company, Leo Mario Jose and Family, Teresita Avila Roy and Family, Lourdes Marasigan, Noemen Gregorio Lanes and Family, Maria Luisa Martinez and Family, Marcelina Figueroa,
Jeronimo Hico and family, Miletin Corzon Jose, Micor family, Gigi and Jomari Katipay at Kiko and Jeng Reyes. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapanalig sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook live streaming at YouTube para sa mga karagdagang balita at impormasyon higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng ating gabi. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 12 na tanghali na pangunguna ni Reverend Father Arlo Yap, SVD at mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Raymond Tapia, BFP, CHS. Maraming salamat din po sa mga kasama ko naglingkod sa misang ito, sina Brother Ariel at Sister Crystal, at sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Werne Jose, Ali Maynahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Bong Doroteo. Abangan po natin ang susunod na programa ang Veritas Pilipinas kasama si Nanay Jing Manipol Ansona. Ako naman po ang inyong kapanalig, Shedrick Angelo Garcia, na bumabati sa mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!